This is very exciting because our next official entry takes us to the humble prefecture of Saga in Japan. Yay! Yes, everyone's favorite country. What appears to be an opportunity to move past a tragedy turns into a nightmare with the missing. After losing her sister, Iris developed post-traumatic stress disorder. Wanting to escape the painful memory and the baseless accusations of her mother, Iris accepted a job in the idyllic Saga Prefecture. And just when Iris thought that her new life is finally going the right direction, her hallucinations returned. Are the angry-looking Yureis haunting her, or were they trying to warn her? Ladies and gentlemen, this is Regal Entertainment Incorporated's The Missing. Again, can we ask the director, Easy Ferrer, director in the lineup now, and can you introduce your actors, sana nandito sina Ritz Azul, Miles Ocampo, Joseph Marco, Melissa Mendez, and all the other cast members. Tell us about your horror film. And then we're inviting Sarika Calderon to ask the question. Hello, hello. 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 Sorry, Hello. Hello. Hi, everyone. Good afternoon. Hello, Direk. Hi, hello po. Good afternoon po. Yes po. So after ng BL series, ito naman, no? Opo. The Missing po. We shot it. It's a Regal Entertainment horror presentation we shot in Saga, Japan. And it has been concept ko na siya matagal na po. And finally, when Saga Film Commission invited me to film there, tinwi ko po yung script para mas maging mas bagay siya. So it's more of a cultural background yung pagka-horror niya because it's based on a tradition that's been done since the ancient times sa Japan. So I also incorporated characters na merong bukod sa physical horror, may internal horror din. So parang ayun. So it's about Iris, Job, and Len, which are Ritz, Joseph, and Miles na na-commission sila to restore a house in Japan na merong dark secrets na parang ano. So I'm taking on horrors na parang J-horror ang dating. Parang yung traditional J-horror na mga The Ring, The Grudge, ganon. So medyo ganon yung inatak ko sa kanya na medyo bagong flavor din for me sa Pilipinas, I believe. Ayun po. Is Ricky Calderon there already? Yeah, okay na. Oh. Yeah, okay na. Hi, Direk. Tanong ko lang, how this film measure up to the horror tradition ng MFFF, like Shake, Rattle, and Roll, gaano siya kakaiba o kapareho? Actually po, ang being Regal Entertainment nga po, isa sa mga pinanggagalingan ng mga pinaka-iconic horror movies in the entire movie history. Nandun nagagaling mga Shake, Rattle, and Roll and everything. So parang I had to live up to its reputation. So I made sure na parang pagka-horror nito is very different ang flavor niya from the other horrors na lumabas na sa Pilipinas. Yun nga, aside from yun ng pagiging J-horror niya, nilagyan ko siya ng makapal na cultural history din. So I made research about it. And then, ayun, parang isa pang bagong flavor, syempre, is because it's a horror na nakaset sa ibang bansa. So parang ganun. So parang it's a fusion of Philippine sensibilities and Japanese culture. Tapos, yun nga, parang ganun siya, na pinag-meet ko siya para magbago yung flavor niya. Parang ganun. So, and at the same time, yung atake niya, medyo, yun nga, J-horror siya. So, hindi siya yung traditional Filipino horror na ano. Bakit po ito ang naisipan mong gawing project? Madagal ko na po itong concept, sir, and Sir Ricky. Ano po siya? Parang medyo may political din kasi yung history kung bakit. So parang medyo involved din ako sa mga invested din ako sa mga news about, you know, kunyari ang patuan, ganyan. So medyo doon nang galing yung script. So dinevelop siya hanggang sa dumating nga yung opportunity from Saga Film Commission. And then marami na kasi silang mga pelikula na nagumawa na from the Philippines na team na pumunta doon. So this time sabi ko, gawa tayo ng ibang genre, gawa tayo ng horror since Regal ngayong horror na. Regal is yun nga, kilala sila sa mga horror movies. So sabi ko, magandang i-fuse nga na horror ta set in another country, which is Japan din, na
it's a beautiful country. It's an amazing country. And at the same time, may eeriness din siyang taglay. May isa pa pong tanong. Kumusta naman po yung tatlo yung artista? Naka-level up po ba sila sa horror na kailangan nyo sa pelikula? Actually po kasi nakatrabaho ko naman po sila lahat before. And alam ko naman kung ano yung kalibre. Kaya yung combination, ang ganda nung lumabas. Napaka-cooperative nila, hindi stressful yung set. And nabigay nila yung kailangan ng character. Kasi ang maganda sa kanilang tatlo, prepared kasi sila eh. Bihira kasi nagre-research and nagpre-prepare bago pumunta doon. Kumbaga parang inaalagaan yung craft. So yung pagka-horror niya, nakatono ng maayos. Kasi naka-coherent sila sa vision ko. Alam nila kung anong kailangan lumabas. So parang pag sinasabi ko, pag ganito si Ritz, ganito ka. Pag si Joseph, ganito. Pag si Miles, na kailangan ganito ilabas. Nagigets agad. Kasi pinirpare nila yung sarili nila. And ang sarap nila katrabaho. Paano po palang dapat naming abangan dito sa The Missing? Ang pinanood namin. It's an exciting flavor. It's a new flavor of horror na hindi pa madalas, na hindi pa nagagawa sa Pilipinas. Aside from being set in another country nga, yung pinagsama ko talaga yung Japanese horror sensibility tsaka Filipino horror na kung saan at home tayo. So parang from there, sinubukan ko kung ano magiging flavor niya. And iba yung lumabas, iba yung dating, bago siya sa paningin. So tingin ko yun dapat abangan. Sige, salamat po. That's rich as food, like say something of Ricky. Yeah, ayun nga, din tanong kay Direk. Pumunta yung paano yung inatake ng tatlong artista yung mga roles nila sa pelikula? Paano inatake? Feeling ko kasi kaya nila nagawa ng tama kasi yun nga, dahil hinanda nila yung sarili nila para nung sa roles. Kumbaga nung binasa nila yung script, kasi meron, may ano rin kasi, like for example, si Ritz, yung character na Iris, meron siyang post-traumatic stress disorder. So parang nag-research din siya about it, kung ano ba talaga, paano ang isang taong may ganun, paano siya nagpa-function sa society, ganyan. And at the same time, yung character din ni Joseph na parang medyo yung kay Joseph kasi medyo may thin line of being antagonist and protagonist. So parang kailangan niya timplahin kung paano lalabas na hindi siya mahahalata na may ganito siyang motivations at meron din siyang ganitong motivation. So parang sa yung manipis kasi yung character ng manipis yung line between the motivations nung character ni Joseph. And then si Miles din meron din siyang parang kailangang itago from the audience na parang backstory na nadala rin niya ng maayos. So parang ang nangyayari, every time na ginagawa namin yun, tinatanong namin, anong naisip ko ngayon dito? So parang naisip ko ba yung motivation ko noon o hindi, na iba ba to? Parang ganun. So pinag-uusapan din naman po namin siya sa set. So nagawa nila ng mas maayos. Thank you very much, Ricky. Can we ask Ritz Azul to like say something about the movie, Ritz? Akala ko lusot na ako eh. Kanina pa po ako kinakabahan eh. Yun nga po, nasabi naman na po lahat ni Drek Easy, dagdagan na lang po namin ng konti. Well, sa character ko po, medyo nakapag-prepare ako ng maayos dahil yung nanay ko po mismo, meron siyang depression. So, nung in-explain sa akin ni Drek Easy, yung character ko, si nanay mismo yung pinag-aralan ko kung paano siya mamuhay ng may depression. And ang kagandahan po dito sa movie namin, hindi lang po siya horror dun sa lugar mismo. May horror din siya sa loob bilang tao. At hindi lang po siya tungkol sa horror sa Japan. And I think meron din direct, correct nyo na lang po ako kung mali ako. Kasi ang pagkakaalala ko po nung nag-storycon kami nito, para siyang may connection din sa parang pamahiin or kasabihan natin dito na pag nagtatayo ng bahay, may pinapatay na manok or something, parang ganun. Parang may ganung story po yung dito sa Hito Bashira ang tawag na direct. Yes. So yun po. Parang pag tinatayo yung poste, kailangan mag-alay ng dugo or something. Yun po siya. And may nabasa po akong tanong na was this shot pre-pandemic from Nelson Canlas? Yes po, last year pa po siya, November. And dapat po ilalabas siya ng MMFF summer. Kaso yun nga po, nagka-pandemic. And thank you so much MMFF dahil nakapasok po kami ulit dito December. Sobrang excited kami and it's an honor po. And nandito rin po si Miles Ocampo and Joseph Marco.
Miles? Are they here? Opo, opo. Kanina pa po sila na dyan. Si Joseph po nandito. Hello po. Just sound off. Joseph, Marco, and Miles Ocampo. So they're in this room. Okay. Miles. Sorry. Yes, ate. Okay. Gusto ka lang po mag-thank you again. While waiting for them, okay. Habang binubuno ko rin yung ano, yung streaming ko. Ayan. Hello? Go, Miles. Go, Joseph. Sir Noel's feed. So I'm gonna go ahead and ask Joseph. Meron ka bang kwento na may ibabahagi sa amin about, you know, behind the scenes when you were shooting this? Meron ka bang na-experience na real life horror story in Japan? Well, first of all, good afternoon everyone and thank you for joining us, you know, today. Gusto ko lang magpasalamat sa mga films for, you know, believing in us, and also to the people behind MMFF for choosing us to be part of this year's festival. So we're really excited for you guys to see it, and sobrang thankful kami. And you know, I want to talk a bit about my character. Actually, medyo naging challenging siya for me in a way, kasi yung character ko medyo maraming Japanese lines, but I really enjoyed it. And you know, when it comes to challenge, you know, na-enjoy ko naman talaga. And collaborating with the people there, especially, you know, Direct Easy Ferrer, even the Japanese actor, Joe Ishikawa, such a cool guy, you know. Actually, natatandaan ko nga kami pag gumawa ng fight scene, and, you know, it's just fun, collaborative, and also, you know, working with Miles and Ritz. About the horror there, an experience ba ako? Parang wala naman. Hindi ako pinaparamdaman eh. I don't know why. Kahit hinahanap ko sila. So, yeah, that's it. Sorry, I can hear you. Lastly, of course, why don't you go ahead and invite everybody to watch The Missing. Yes po, inibitado po kayong lahat to watch The Missing. Thank you very much po sa lahat na bumubuo ng MMFF dahil na-consider niyo po yung pelikula namin. This is under Regal Entertainment po with Ms. Ritza So, Joseph Marco, and directed by Direk Easy Ferrer. Thank you very much po. We have it! Thank you so much. That was our short Q&A for The Missing. Thank you to our panelists.